Yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, bahagi ng Marikina Bridge pansamantalang sinara dahilan sa mahabang bitak. Libo-libong pamilya nilikas sa Eastern Visayas dahilan sa baha. Desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang joint exploration ng Pilipinas, Vietnam at China sa South China Sea noong 2005, sinasabing may implikasyon sa susunod pang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at China. Exclusive! Mahigit 100 pamilyang lumikas dahilan sa pagputok ng Bulkang Taal, nagsisiksikan pa rin sa mainit na kubol, magtatatlong taon matapos ang trahedya. Para po din kaming bilanggo. Viral sa social media, alagang aso na uutosang bumili sa tindahan. At Dali De Leon, nabigo sa Golden Globes pero may pag-asa ba sa Oscars? ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa nakitang bitak sa tulay sa Marikina. At abiso po sa mga motorista, sarado ang bahagi ng isang lane sa Marikina Bridge patungo ng Cubao. Nagkaroon ng bitak ang tulay, kaya ang apila ngayon ng pamalang lungsod ng Marikina sa DPWH na magsagawa na kaagad ng agarang repair sa tulay. Live mula sa Marikina, nagpapatrol si Ara Perez. Ara, kaninang umaga sa teleradyo ay nanawagan si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina na puntahan na kaagad ng mga taga DPWH ang naturang bitak dahil major na tulay na ito sa Marikina. May alam ka ba kung pinuntahan na ng DPWH at ininspeksyon na kung anong dapat gawin sa tulay? Kabayan, kanina na abutan ko yung DPWH NCR sa pangungunayan ni Regional Director Loretta Malaluan. Nandiyan din yung contractor at maging yung Marikina LGU, no, ininspeksyon nila yung tulay. At sabi nitong si RD Malaluan ay lumabas na yung tungkol dun sa geophysical investigation. No. Una, nalaman na kaya nagkabitak dun sa sidewalk. No. Sa sidewalk yung sinasabi kasi na cracks ay dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan nitong nakaraang linggo ay pumasok yung tubig dun sa hukay na ginawa dun sa tulay dahil naman dun sa drainage project. Pero kung tutuusin ay stable o matatag naman yung Marikina Bridge. Ayun nga lang, pag amin ni Malaluan ay nagkakaroon na rin ito ng wear and tear o yung natural na damage na dala na rin ng tagal ng panahon. Agarang pagsasaayos ng mga bitak sa Marikina Bridge. Itong apila ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro sa DPWH. January 6 nang i-report sa LGU ng isang concerned citizen ang mga bitak sa tulay, kung saan may ginagawang drainage project. Batay sa physical check, lumabas na dinaanan ng tubo ng drainage project ng DPWH ang approach o bukana ng tulay. Dahil sa mga pag-ulan nitong nakaraang linggo, napasukan ng tubig ang hukay. Yung pag-ulan na yon, pumasok yung tubig dun sa base, pinaka base o pinaka ibaba ng approach ng tulay dahil yung may hukay na nagawa na kung saan yung tubig ay kumuka dun sa pinaka base ng tulay dahil lupa ito o kaya buhangin ito na nasa base, buhangin na compacted. Kaya inagos
at unti-unti naubos yung pinaka-ilalim ng approach ng tulay. Kaya matapos ang ilang oras na pag-ulan o ilang araw na pag-ulan, nakita natin pumabaha yung isang bahagi ng Marikina Bridge Approach, particular yung bangketa nito. Nagkaroon ng 30-meter crack. Sumulat si Teodoro sa DPWH, isa nitong January 6 kung saan nakasaad na handa ang LGU na maghain ng legal actions kung hindi magkakaroon ng agarang aksyon. At isa pa nitong January 7 kung saan indefinite suspension na ng DPWH drainage project ang demand ng LGU dahil sa seryosong safety issue na dulot ng mga bitak sa tulay. Kahapon, nakipagpulong ang DPWH NCR kay Teodoro at nangako ang ahensya ng agarang aksyon. Isinara na rin muna ang bahagi ng isang lane ng tulay papuntang Cubao kung nasaan ang mga bitak. May traffic at safety devices nang inilagay sa tulay at abiso sa mga motorista na magminor habang papalapit sa tulay o maghanap muna ng alternatibong ruta. Tinakpan din muna ng buhangin ang mga bitak sa bangketa habang may asphalt sealant yung nasa mismong kalsada. Ang ilang motorista, ramdam na ang epekto sa daloy ng trapiko dahil sa nangyari sa tulay. Baka mag-ano na lang kami sa dito, sa baba. Pabalik na lang. Ibang ruta na lang. Mag-uruta na lang sa iba. Yun lang. Para hindi na makadagdag traffic pa. Pagka yung nagtatraffic, medyo hassle po. Pagka, lalo pagka may mga trabaho. Ayon kay Teodoro, nasa 30 to 40 years na ang Marikina Bridge na dinadaanan ng mga papasok sa Marikina o papuntang Rizal. Gayon din yung palabas ng lungsod at papunta ng iba pang syudad sa Metro Manila. Na retrofit ito sa nakalipas na 5 taon. Sa inspeksyon nga kanina ay siniguro ng DPWH-NCR at ng contractor na sa darating na weekend madadaanan na lahat ng lanes ng tulay. Pakinggan natin ang pahayag tungkol dyan ni Malaluan. Sa ngayon, stable na yung settlement, kaya i-restore na uli natin itong curb and gutter. Once restored, mabubuksan na natin fully itong lanes na isara natin. Sa ngayon kasi, halos lahat naman dito sa tulay sa Metro Manila or sa NCR ay talagang nagkakaroon tayo ng evaluation and assessment because anticipating nung sinasabi natin the big one din. Na if in case na dumating man yan, yung ating mga tulay ay naisaayos na natin. Sa maghapon naman kabayan, nagkakaroon talaga ng build-up sa parehas na lanes. No? Yan yung papunta ng Cubao at yung papunta ng Marikina. Pero siniguro nga ng DPWH na mababago na ang sitwasyon sa mga darating na araw. Kung naman pupunta kayo ngayon doon sa area, hindi na makikita o hindi na gaanong makikita talaga yung mga bitak dahil naayos na yung pundasyon at pinalitan na rin yung semento. No? Binuhusan na ng bagong semento. Kabayan. At yung bang drainage project na ginagawa rin ng DPWH ay sinuspindi na rin dahil yan ang tinuturong dahilan? Kanina no, sabi ni Mayor Teodoro Kabayan ay nandun pa rin yung kanyang kahilingan na magkaroon ng indefinite suspension kapag naaksyonan. Pero dahil ngayon nakikita niya na mismo pumunta yung DPWH doon at yun nga nagbigay ng timeline no, by weekend ay madadaanan na lahat ng lanes. So kumbaga titingnan muna kung ano yung mangyayari sa mga darating na araw. Pero ang mahalaga yung aksyon na madaanan na agad yung tulay. Kabayan. Maraming salamat, Ara Perez. Bahagyang bumaba ang presyo ng sibuyas sa mga palengke isang araw matapos i-anunsyo ng pamahalaan ang pag-angkat ng sibuyas. Samantala, inasang magsusumiti na ng formal na paliwanag ang Department of Agriculture sa Ombudsman kaugnay ng issue sa sibuyas. Nagpa-patrol, Jerris Manahan. Agad bumaba ang presyo ng sibuyas sa mga palengke matapos i-anunsyo na mag-aangkat na ang bansa ng mahigit 21,000 metric tons ng pula at puting sibuyas. Mula 420 hanggang 600 pesos kada kilo kahapon January 10, nasa 350 hanggang 550 pesos kada kilo ito ngayon base sa monitoring ng Department of Agriculture. Ikinatuwa ito ng mga nagtitinda sa mga palengke at maging ng ilang mamimili.
Okay lang po na merong imported kasi makakasuporta po sa local. Pag may imported, hindi maabot na ganito kataas ang sibuyas. Ang pinakamataas lang noon ang sibuyas, yung 180 lang noon ang pinakamataas ng sibuyas. Pabor ako, basta parang magmumura naman yung local. Sobrang mahal talaga. Ayon sa DA, sensitibo talaga ang mga magsasaka at negosyante, kaya mabilis gumalaw ang presyo, lalo na nang makumpirmang may papasok na imported na sibuyas sa bansa. Tinitingnan na ngayon ng DA ang posibleng pagmamanipula ng ilang negosyante sa presyo ng lokal na sibuyas. Price and volume watch, tinitingnan din natin yung production. Gaano karami ang production, magkano yung farm gate, pati yung sa trading post sinisilip natin. Gaano karami ang dinadala sa trading post hanggang sa retail. Paniwala naman ng mga opisyal ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, mga importer din ang bumibili sa mga lokal na sibuyas. Dagdag pa nila, hindi na lang simpleng supply at demand ang nagiging basehan sa pagtaas ng presyo. May mga tao umano sa pagitan ng magsasaka at mamimili na nagmamanipula, kaya dapat nang makialam ang gobyerno. Ang problema, mukhang mas organized yung mga importers and smugglers kaysa sa ating gobyerno. Yun ang sad reality. Kasi systematic yung ginagawa nila. First, the importers flood the market to the point na umatras yung mga ibang producers. Kung napakaliit na ng local production, itong mga importers na rin ang bumibili. They outbid the mga traders. Sa nangyayari ngayon, nagpapagawa ng mga cold storages sa Nueva Ecija, napakalaki, yung mga importers. Binibili nila ngayon yung local production, ihahalo nila sa imported, then ang release nila unti-unti para ma-maintain yung price. Tingin nila, mali ang timing na pag-aangkat ng sibuyas ngayong mag-aanihan. You don't import sibuyas when it is about to harvest. But so I since that the order is released, I'd like to reiterate that these arrivals of onions should not exceed the month of January. Onions is just an eye-opener that there is really a big, big problem. Hindi naman anila masama ang mag-angkat ng kahit anong produkto. Ang masama ay kung sobra-sobra sa pangangailangan ang aangkatin. If you import what is required, then you now kill the producers because it cannot compete at the moment. Ayon sa mga magsisibuya sa Nueva Ecija, nangangamba na ang mga magsasaka sa pagpasok ng imported na sibuyas. Kapag po yan ay dumating, malaking dagok po yan sa mga magsisibuyas. Kinakabahan na ang ating mga magsasaka, ang ating magsisibuyas. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Office of the Ombudsman ang DA sa tatlong bagay. Una, kung bakit nagkaroon ng umano'y kakulangan ng sibuyas. Pangalawa, kung bakit bumili ng sibuyas sa isang multi-purpose cooperative sa halagang 537 pesos per kilo. At pangatlo, kung bakit nag-angkat pa ang ahensya ngayong papalapit na ang harvest season. On the part of the Department of Agriculture, wala tayong tinatago. Yung nagkakontrata sa FTI, let FTI answer kung ano man ang transaksyon nila with cooperative. Nakatakdang magsumite ng formal na paliwanag ang DA ngayong Huwebes. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Nangangamba naman po ang ilang magsasaka sa bayan ng Bayambang sa Pangasinan na sila ay malugi o lumiit ang kita kasunod ng pag-angkat ng sibuyas mula sa ibang bansa. May pakiusap din sila sa pamahalaan. Nagpapatrol, Terry Aquino. Tatlong ektarya ang tinaniman ng sibuyas ni Mang Joven ngayong taon. Bawat ektarya, namumuhunan siya ng humigit-kumulang 250,000 pesos para sa labor, lot preparation, patubig, punla, pataba, pesticide, at herbicide at diesel para sa patubig. Mahirap na magastos pa. Lalo ngayon mahal ang diesel. Opo. Talagang mahal pati yung lahat ng gamit naming magsasaka. Uh-oh. Mahal. Malaking sugal rin aniya ang pagsisibuyas. Dahil sa isang iglap, maaaring malugi dahil sa banta ng ulan na siyang pinakaayaw ng sibuyas. At pagdapo ng sakit tulad ng bulb rot at ang pesting harabas. Ayan ang itlog ng harabas. Ng paru-paro. Yan yung magiging harabas. Yan ang magiging harabas. Kaya pag nakakita ka nun, pinipisa. Sa panahon ng anihan, binabantayan ng mga magsasaka ang pabago-bagong presyo sa palengke.
Malimit ang mga middleman umano ang nagdidikta ng presyo dahil sa ilang proseso. Sila nang magdidikta sa presyo kasi kung naman yun, iriripag pa rin yun. Talagang maraming maluluswit kaya pagdating sa kanila, mahal na. Hindi na rin umano kakayanin ni Mang Joven na iimbak muna ang mga sibuyas. Nakikiusap ang mga magsasaka na maibaba ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing gamit sa pagsisibuyas, lalo na ang produktong petrolyo para sa patubig. Si Ann galing pa sa General Santos at namamakyaw ng sibuyas mula sa mga taniman sa Bayambang. Malaki sa puhunan ni Ann ang napupunta sa transportation cost bago makarating sa Mindanao. Ngayon kasi ma'am, kailangan ko talaga siya i-migrate. Kasi po, fresh. Unlike po kung kahit pa paano na-store siya, at least yung pag-summer ko, hindi po siya agad masisira. 200 pesos kada kilo ang kuha ni Ann sa sibuyasan. Papatong pa ang babayarang freight cost kada kilo bago ibagsak sa mga pamilihan kung saan papatungan ulit ng mga tindero ang presyo. Kaya higit na ramdam ng mga mamimili ang mataas na presyo. Kahit sa bayan ng Mangaldan, na ilang kilometro lamang ang layo sa pinanggagalingan ng sibuyas, halos wala na ring nakararating. Ang itinuturing ng reject o tinatawag na pang-pickle na maliliit, umaabot pa sa 400 hanggang 450 pesos kada kilo. Ayon sa Bayambang Municipal Agriculture Office, umaabot sa 1,510 na hektarya ngayon ang tinaniman ng sibuyas. Bukod pa ito sa ilan pang bayan ng Pangasinan na nagtanim din ng sibuyas. Nagtanim din maging ang mga karatig lalawigan tulad ng Tarlac at Nueva Ecija. Itong darating na second week hanggang third week ng January, dire-diretso na yan ang harvesting natin ng onion. Kung walang imports, bababa siya pero hindi magbababa. Which is pa rin, hanggang marating natin ang wheat season na harvesting time, nakangiti ang ating mga farmers. Sa pag-angkat ng sibuyas mula sa ibang bansa, kabado ang mga magsasaka dahil sigurado umano ang pagbaba sa presyo ng lokal na produkto na magbubunsod ng pagliit ng kanilang kita, kundi man ng pagkalugi. Terry Aquino, ABS-CBN News, Pangasinan. Sa ibang balita naman, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang lugar na matinding binaha, bunsod ng malakas na pag-ulan sa unang dalawang linggo ng taon. Bukod sa pinansyal na ayuda, siniguro rin ng Pangulo na tutulong ang pamahalaan para muling maitayo ng mga apektadong residente ang kanilang tahanan. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Miyerkules ng umaga nang lumipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng kanyang gabinete patungong Mindanao para personal na makita ang mga nasalanta ng pagbaha bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong buwan. Dahil sa sama ng panahon, maging ang eroplanong lulan ang Pangulo ay nahirapang makalapag sa Oroquieta City, kaya't sa Ozamis na lamang ito lumapag kung saan marami rin ang apektado ng pagbaha. Biglaan ito, walang masyadong warning na ibigay sa atin. Dahil mukhang ganyan ngayon ang panahon. Kuminsan, kung titignan mo, maayos naman, sabi, hindi naman uulan. Bigla na lang magkakaroon ng malaking ulan. Kaya't ganyan ang nangyari sa ating ngayon. Kaya't medyo nabigla tayo. Ngunit, nakapag-respond ka agad ang LGU. Kaya tinitiyak namin na lahat kayo na hindi pa makauwi sa inyong mga tahanan at nandito pa sa mga evacuation center ay nasusuportahan, naaalagaan, meron kayong kinakain, meron kayong tinutulugan. Sa isang pahayag mula sa Presidential Communications Office, nasa 56,000 ang apektado ng mga pagbaha sa Misamis Occidental, habang aabot na sa 20 ang namatay dahil sa mga flash floods sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. I'm looking at the casualty rate and I think it's not too bad considering that this was a surprise flash flood that we did not expect. Yung pre-evacuation talagang malaking na itutulong. Kaya I think that's one of the reasons na hindi na masyado mataas yung ating casualty rate both in some of our disaster areas. Sa Hingoog City, namigay ang Pangulo ng 5,000 pisong cash assistance para sa mga mangingisdang nawala ng kabuhayan dahil sa kalamidad. Nangako rin si Marcos na magpapadala ang pamahalaan ng mga supply para makatulong sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay.
Iba yung nasa Maynila ka lang eh. At nakikita mo sa television, nagbabasa ka ng report, ibang-iba talaga pag nakarating ka at makita mo ng sarili mo kung ano ba talaga ang naging problema. Kaya pinilit ko na makarating dito. Ginagawa namin lahat upang makauwi na kayo at mabalik na kayo sa inyong mga tahanan at makabalik na kayo sa inyong mga trabaho. Umabot na sa 55.81 million pesos ang halaga ng financial assistance na naipaabot sa mga apektadong residente ng Misamis Occidental at Misamis Oriental. Nakatakdang maglabas din ng 3 milyong piso ang gobyerno para maipagawa ang mga eskwelahan na nasira dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Sinampahan na ng kaso sa piskalya ang driver ng SUV na umararo sa 12 sasakyan sa Mandaluyong kahapon. Sinuspende rin ng LTO ang lisensya ng driver. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Sumalang na sa inquest proceeding ang driver ng SUV na umararo sa 12 sasakyan sa Mandaluyong Martes ng umaga. Humarap sa piskalya si Dominador Varga, ang family driver na 20 dekada nang nagsisilbi sa pamilya. Nang mangyari ang insidente, nakunan pa si Varga na inilabas ng sasakyan mula sa driver's seat at iniupo sa bangketa. Hindi na siya nagpa-interview sa media, pero ayon sa may-ari ng sasakyan na siya ring tumatayong abogado ni Varga, nakikipag-ugnayan na sila sa mga biktima. So far, 13 who submit their statements. We've managed to come to terms with about 4 of them whose vehicles sustained minor damages. There are still some who are in the hospital, which we intend to help also. We've already talked to the relatives. Very relieved that no one died. Kanina nakaharap ni Varga ang ilang biktima sa piskalya. Kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang isinampang kaso laban kay Varga. Ayon sa Mandaluyong PNP, negatibo sa sobriety test si Varga at ang pasahero nitong 19 anyos na estudyante. Depensa ni Varga na walang siya ng kontrol sa kanyang sasakyan nang mangyari ang aksidente. Gagawin ngayon ng PNP, susuriin ang sasakyan na minaneho ni Varga para malaman kung posible nga bang mechanical error ang nangyari. Ipinagutos ang ating Chief of Police, Picol Govin Melwayonos, na kukuha tayo ng expert to examine the machine, yung makina ng sasakyan. Samantala, ipinapatawag ng Land Transportation Office si Varga, ang kanyang pasahero, pati na ang may-ari ng sasakyan sa Enero 16. Pinapasuko din kay Varga at sa kasama nito ang kanilang mga lisensya habang iniimbestigahan ang kaso. Suspendido din ng 90 araw ang kanilang mga lisensya. Jack Batalyones, ABS-CBN News. Gretchen, kumusta ang pagdalo ni Dolly De Leon sa Golden Globes? Ate B, bigumang mauwi ang Golden Globe, gumawa pa rin ng kasaysayan si Dolly De Leon bilang kauna-unahang Pilipinong nominee sa prestigyosong award-giving body. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Sa kanyang kauna-unahang pagdalo sa Golden Globes bilang first Filipina Best Supporting Actress nominee, sinariwa ni Dolly De Leon ang kanyang pinagdaanan sa Philippine entertainment industry kung saan nag-umpisa siya bilang extra. Tell me about that journey and what led you to this. That was more than 30 years of struggling as an actor. I'm really a struggling actor in the Philippines. It's a lot of hard work, blood, sweat, and tears. Tiis, pero it was a learning process for me. I learned a lot through it and from it. So I believe that all of that led to this moment. Sa huli, inuwi ni Angela Bassett ang Best Supporting Actress Award sa kanyang pagganap sa Wakanda Forever. Si Bassett ang unang aktres ng Marvel Cinematic Universe na nanalo ng Golden Globe. Pero dahil sa kanyang magaling na pagganap sa Triangle of Sadness, nakatanggap si Dolly ng maraming papuri. This is really bad. This is really, really bad. Ito ang unang pagkakataon na ang isang aktres mula sa Pilipinas ay naging Hollywood Award season darling. Dumating sa Los Angeles si De Leon ilang araw bago ang Golden Globes para dumalo sa ilang Hollywood events kasama ang Triangle of Sadness director na si Ruben Ostlund. Nakatakda siyang tumanggap ng Best Supporting Performance Award mula sa LA Film Critics sa January 14. Inaabangan rin sa January 19 kung pasok si Dolly sa mga nominado ng British Film Academy Awards matapos siyang mapabilang sa long list nito. Maugong naman ang pangalan niya sa mga prediksyon patungkol sa Oscar Awards.
Kabilang naman sa top winners ng 80th Golden Globes, sina Austin Butler na Motion Picture Best Drama Actor para sa Elvis, habang si Colin Farrell ang Best Picture Comedy or Musical para sa The Banshees of Inisherin. Nakuha naman ni Michelle Yeoh ang kanyang unang Golden Globe Award para sa Motion Picture Best Actress Comedy para sa Everything Everywhere All at Once. Samantala, sa drama category, si Cate Blanchett ang nanalo para sa Tar. Steven Spielberg. Best Director for Motion Pictures is Steven Spielberg para sa The Fablemans, nananalong Best Picture sa Drama category, habang Best Picture for Musical or Comedy naman ang The Banshees of Inisherin. Iginawad naman ang Carol Burnett Award kay TV producer Ryan Murphy, habang si Eddie Murphy naman ang tumanggap ng Cecil B. DeMille Award para sa kanilang kontribusyon sa telebisyon at pelikula. Ang Golden Globes ang unang major award-giving body na nagbibigay ng parangal sa Hollywood tuwing award season. Susunod dito ang Screen Actors Guild or SAG Awards na gaganapin sa Pebrero at ang Oscar Awards sa Marso. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At sa pagbabalik ng TV Patrol, pila ng mga pasahero sa EDSA Bus Carousel pansamantalang naibsan dahilan sa mga rescue bus. Abangan at ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Pansamantalang naibsan ang mahabang pila ng mga pasahero sa EDSA Bus Carousel matapos simulan kagabi ng LTFRB ang pagdagdag ng mga bumabiyahing bus. Live po mula sa Monumento Bus Station si Jackie Manabat. So Jackie, kamusta na itong pangalawang araw na dinagdagan yung mga bus? Henry, kung ikukumpara sa mga nakaraang linggo, ay mas mabilis na yung pagsakay ng mga pasahero dito sa EDSA Busway dahil may dagdag ng bus. Ayon kasi sa LTFRB, kulang yung mga na-deploy na bus dito sa EDSA Busway. Kaya pahirapan ang pagsakay nitong nakaraang mga linggo, lalo na tuwing peak hours. Dagdag na bus lang pala ang kailangan para mas maibsan ang hirap ng mga pasahero na makasakay sa EDSA Busway. Simula kagabi, higit 40 bus ang idinagdag ng LTFRB. Hindi na masyadong mahirap kumuha ng mga sasakyan gaya ngayong oras na to. Tuwing Monday o kaya Martes, yun ang haba po ng pila kapag sasakay ng carousel. Pero simula pong nagkabayad, mas mabilis na lang po. Malaking tulong pong rescue para sa mga pasaheros po natin. Yun nga lang, limitado lang ang takbo ng mga dagdag na bus na tinawag na rescue bus ng LTFRB. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ito kasi ang mga oras na nakita ng LTFRB na mahaba na ang pila. Ito rin ang mga bus na mula sa mga rutang hindi pa nabubuksan. Pero trial lang muna ito ayon sa LTFRB dahil hanggang ika-16 lang ng Enero ito ipatutupad. Kung tutuusin, dapat sapat ang bilang ng mga bus kung nasusunod lang ang bilang ng bus na nasa kontrata ng mga bus lines. In-award nga sa kanila yung 550 units na dapat nila i-supply. Yes, tama Jack. Dapat talaga ma-supply. Once na hindi nila ito masunod, mayroon naman pong mayroon pong breach doon sa kanilang special permit. Kaya nga for the past year may mga show cause na pong nilabas ang LTFRB sa consortium. In fact, may mga yung mga violations na hindi non-deployment na parang 5,000 pesos lang yung penalty. Sabi nga ni Chairman Guades, masyadong minimal o mababa. But again, ang yung mga complaint ng di paglabas ng mga buses, in-heard pa rin yan pagka may mga complaints sa board. Nauna nang sinabi ng mga kabilang sa grupo ng mga bus concessionaires ng EDSA Busway na nagkukulang sila sa mga driver at iba pang personnel dahil nakahanap o nawalan ng trabaho nitong kasagsagan ng pandemya. Henry, ayon sa LTFRB ay ipinatawag na nila ang mga bus concessionaires para magpaliwanag kung bakit kulang nga ba yung idinedeploy na bus. At kapag naging successful itong experiment nila o itong dagdag na bus dito sa EDSA Busway, ay ihahalin tulad nila itong proyekto dun sa mga natukoy na kalsada kung saan mabigat ang daloy ng trapiko katulad ng sa Commonwealth. Speaking of daloy ng trapiko, dito sa kinatatayuan namin dito sa EDSA Monumento Station ay magaan naman yung daloy ng trapiko.
trapiko sa magkabila ang lane. Henry? Maraming salamat, Jackie Manabat. Samantala, libu-libong pamilya na ang inilikas sa Eastern Visayas dahil sa patuloy na pagbaha. Dahil sa halos wala pa rin tigil na pag-ulan, baha rin sa ibang bahagi ng Zamboanga City. Nagpapatrol, Sharon Evite. Isinailalim na sa state of calamity ang buong munisipalidad ng Gandara Samar dahil sa pagbahang dulot ng walang humpay na ulan. Sa inisyal na ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, maraming barangay na ang lubog sa baha. Kailangan na ring ilikas ang ilang residente dahil sa pag-apaw ng Gandara River. Nagkaroon din ng landslide sa bahagi ng barangay Tawiran. Umapaw din ang spillway sa barangay Bidlinan sa Baybay City, Leyte. Kahit delikado, sumubok pa rin ang mga residente na tawirin ang rumaragasang baha. Ito lang kasi ang daanan papunta sa poblasyon. Nagmistula namang lawa ang NHA Yolanda Relocation Site sa Barangay San Jose sa bayan ng Palo, Leyte. 26 na pamilya ang inilikas. Sa Tacloban, dahil nakataas ang red rainfall warning sa Leyte, sinuspindi ang pasok sa mga eskwelahan. Baha pa rin ang ilang bahagi ng Barangay Suhi, gayon din ang VNG Subdivision. Sumisilo ngayon sa Convention Center ang 12 pamilya na lumikas mula sa Barangay 110 Utap sa Tacloban. Umabot na kasi hanggang dibdib ang baha sa kanilang lugar. Problema ng evacuee na si Abigail ang pagluluto ng pagkain dahil binaha pati ang kanilang mga gamit sa kusina. Hindi naman po kami nakakain kasi syempre yung mga binigay, mga hindi mga luto, ano? Hindi mga luto. Bumili lang muna kami ng tinapay. May forced evacuation na sa 4 na barangay ng San Miguel, Leyte. Gumamit na ng lubid ang rescuers para maisalba ang mga residente, habang ang iba ay isinakay naman sa balsa. Sa San Roque, Northern Samar, higit 600 pamilya ang lumikas. Abot dibdib na ang tubig sa ilang lugar. Dahil sa halos walang tigil na ulan, gumuho ang bahagi ng kalsada sa Sitio Magtangday Road sa Silvino Lobos, Northern Samar. Gumuho rin ang lupa sa gilid ng kalsada sa Barangay Bagsaysay sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar. Gumuho rin ang isang bahay. Laking pasasalamat ng mga taga roon na walang nasaktan. Kahit umabot na hanggang Bewang ang baha sa Right Taft Burongan Road sa Barangay Binaloan at Barangay Malinaw sa bayan ng Taft sa Eastern Samar, pilit pa ring tumawid ang ilang residente para hindi tangayin ng agos, naghahawak kamay ang mga tumatawid. May ilang van na pilit pa ring tumawid kaya inalalayan ng mga tao. Walang kuryente ngayon sa ilang bayan ng Eastern Samar. Ayon sa Eastern Samar Electric Cooperative o ISAMELCO, pinatay muna nila ang supply para masigurong ligtas ang publiko ngayong binabaha pa ang ilang lugar. Lubog din sa baha ang mga bahay sa Barangay Mabini sa Basay Samar. Hindi na madaanan ng mga sasakyan ang kalsada sa Barangay Tulay sa Santa Rita Samar. Lampas Bewang na kasi ang baha roon. Kaya isinakay na ng mga rescuers sa bangka ang mga residente at motoristang inabutan ng baha sa daan. Hindi rin madaanan ang Katmon Bridge sa Naval Biliran dahil sa baha. Agad namang nag-abot ng food packs ang lokal na pamahalaan sa mga inabutan ng baha sa Tulay. Nagsuspindi ng klase ang ilang paaralan sa Toledo City, Cebu dahil pinasok ng tubig ang ilang classrooms. Baha rin sa Zamboanga City. Nag-abiso na ang lokal na pamahalaan na umabot na sa above normal ang level ng tubig sa Pasunangka Diversion Dam. Kaya umapaw ang tubig sa mga ilog at kalsada. Daan-daang residente na ang lumikas. Sa video ni Bayan Patroller Hilda Jeronimo, makikitang inabot ng tubig pati ang PNP training camp. Nagmistulang dagat na rin ang ilog sa Giwanpur Sentro. Kaya baha sa mga bahay na nasa tabing ilog. Sinuspindi na rin ng Philippine Coast Guard ang inter-island trips mula Zamboanga City papuntang Basilan dahil sa matinding ulan.
Sharon Levita, ABS-CBN News. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Disaster Risk and Management Council o NDRRMC na imonitor ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha at mag-abot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at kanilang nasasakupan. At alamin natin ngayon ang update sa binabantayang pa ring low pressure area mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel! Kabayan, naging mabagal ang pagkilos ng low pressure area sa dagat silangan ng Mindanao. Huli po itong namataan 475 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, sa ngayon mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Sa wind forecast ng The Weather Company, mabagal nakikilos pa Mindanao ang LPA bukas. Sa Biyernes, tutungo ito sa may Visayas pero lalabas din sa Sulusi pagsapit ng Sabado. Malawak pa rin po ang ikot ng hangin kaya bagamat mababawasan na, may ulan pa hanggang Linggo. Pansamantala rin munang mawawala ang amihan simula bukas pero magsisimula itong bumungso ulit sa Northern Luzon sa araw ng Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao uulan po sa hilagang bahagi lalo na sa Agusan del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon at Lanao del Norte. Pagsapit ng tanghali sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, ang malalakas na ulan na magpapatuloy hanggang hapon. Sa gabi meron pa rin aasahang malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Bukidnon. Sa Visayas, buong araw pang malalakas ang ulan dito po sa Samar at Leyte provinces. Sa umaga, meron ding mga pag-ulan sa Central Visayas at Negros Occidental. Sa tanghali naman sa hilagang bahagi ng Cebu at Negros na mababawasan sa hapon pero babalik ulit sa gabi kung kailan din mas malaking bahagi pa ng Eastern Visayas ang may malalakas na mga pag-ulan. Sa Palawan naman, posible ang mga di magtatagal na mga pag-ulan maghapon bukas. Sa Luzon, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi pero may mga di magtatagal na ulan sa umaga sa Isabela, Oriental Mindoro at sa Camarines Sur. Sa hapon po at sa gabi, meron din mga pag-ulan pa sa ilang bahagi ng Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, aasahan pa rin po ang pagsilip ng araw at bagamat may okasyon na maulap, mababa ang tsansa ng pag-ulan buong araw bukas. Yan po ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Matinding pagbaha ang naranasan ng mga taga-Nauhan, Oriental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng low pressure area at shear line nitong mga nakaraang araw. Humihingi ngayon ng tulong ang mga magsasakang naapektuhan ang pagkain dahil sa lumubog na kabuhayan. Sila po ang dinalhan ng tulong ng ABS-CBN Foundation. Labis ang panghihinayang ng magsasakang si Ricardo Antenor sa mga tanim na palay na nalubog sa baha sa barangay Andres, Ilagan sa bayan ng Nauhan. Ang inaasahang kabuhayan sa mga susunod na araw nawala at kailangan muling gastusan para mapakinabangan. Sa ngayon ay wala na hong mapapakinabangan doon. Yun ho, eh, traktor rin na uli para mataniman ng bago. Bagong ang traktor, tapos bibili ulit ng panibagong binhi. Ramdam ng kanilang punong barangay ang hinaing ng mga residente, lalo pat kabilang din siya sa mga apektado ng pagbaha. Sa totoo lang po, ay yung pong mga magsasaka dito ay paulit-ulit natatanim. Dahil talagang hanggang ngayon po, hindi pa nagagawa po yung ating gabyo na dinadaanan ng tubig. Kaya lagi po kaming, kasi kami po ang dulong barangay na tinatamaan po ng baha. Pinuntahan ng sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation ang bayan ng Nauhan, dala ang mga delata at bigas para sa nasa 200 pamilya sa barangay Andres, Ilagan. Salamat sa mga tumulong, mga mabubuting loob na mga kababayan ko rito sa Nauhan, lalo na sa ABS-CBN na laging nakaagapay. Handang tumulong pagka may problema. Hinatiran din ng tulong ang mga taga-barangay Santiago na nakaranas din ng hanggang leeg na baha. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Meralco at Department of Energy
naglabas ng tipid tips ngayong sisipa ang singil ng kuryente. At National Telecommunications Commission, kinalampag ng isang grupo para ipahinto ang SIM registration. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Naglabas ng tipid tips ang Meralco at Department of Energy bilang paghahanda sa pagsipa ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Umarangkada na rin ang star ratings ng gobyerno sa mga common appliances sa ating bahay kung saan mas makatitipid tayong mga consumer. Nagpapatrol, Alvin El Chico. May disconnection notice na sinaaling Inday na sa mahigit 7,000 pesos na ang bill nila sa kuryente mula sa dating 5,000 pesos lang. Hindi na nga raw sila nag-aircon at binubunot na lahat ng appliances pag hindi ginagamit, pero pataas pa rin ang bayarin. Kailangan kumayod na lang paano kumita para may pangbayad. Ang problema naman, gusto mo mong kumayod ng ano, kung paano kakikita, ang mahal naman ang bilihin. Pero kahit palagi namang sinasabi ng mga consumers na sila'y nagtitipid, naglatag na ng mga tips ang Meralco at programa ang Department of Energy para sa mas efficient na paggamit ng kuryente bilang paghahanda sa pagtaas ng mga bayarin sa mga susunod na buwan. Ang focus ng Meralco, mga appliances na may cooling at heating features dahil ito ang matakaw sa konsumo, gaya ng ref. Iwasang buksan ng matagal ang pinto nito at huwag punuin na matatakpan na ang mga air vents. Kung nakatakip kasi yung mga air vents, ang tendency nun, ang tingin ng refrigerator mo, eh, hindi niya namimit. Kailangan pa niyang ipalamigin pa kasi nakaharang nga yung air vents eh. Ang paggamit ng heater, wala pang 2 pesos ang kuryente sa isang balde, pero mas safe daw ang mounted kaysa yung dip type o yung nilulublob. Sa aircon, bukod sa paglilinis ng filter kada quarter at pagtiyak na tama ang horsepower sa size ng kwarto, ipako na sa 25 degrees ang thermostat dahil malamig-lamig naman ngayon. Mga 5 to 7% kasi ang increase pag per degree setting pag pinapalamig mo. Kasi usually ang pinakamalamig ng aircon kasi is mga 18 degrees. Kung may budget, pwedeng magpalit ng appliance na may inverter technology. 54% yung kanilang masisave for the ref, no, pag inverter yung gamit nila. Pag aircon naman, 66%. So kung equivalent nun sa ref is I think mga 250 plus kada buwan na masisave nila. Sa aircon naman, mga 1,000 plus. Ang Department of Energy, pinalawak ang energy labeling program sa iba pang appliances gaya ng laundry, cooking, cooling, grooming at ICT equipment. Ngayon kasi, ang sakop lang ay aircon, ref, TV at ilaw. Meron pa siyang energy efficiency labeling na mayroong 1 star, pinaka hindi maganda, at 5 stars. Yung 5 stars yung pinaka energy efficient. So bilang mamimili, pipili ka ngayon ng diskarte. Pati ang mga gusali, may diskarte rin para makatipid. Hindi lang nakakatipid yung isang opisina, yung isang mall sa binabayaran sa kuryente na may computation, kundi pati na rin yung pag-lessen ng maintenance ng mga cooling systems kasi hindi siya overworked. Paalala rin ng Meralco sa mga consumer, huwag magpabola sa mga nagbibenta ng energy saving device dahil nambubudo lang ang mga ito. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Pinahihinto po ng ilang grupo ang SIM registration dahil sa issue ng data privacy at dahil pahirap umano ito sa mga Pilipino. Pero ayon sa pamahalaan, tuloy-tuloy ang SIM registration at dadalhin na nila ito sa mga liblib na lugar. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Suspend! Suspend! SIM registration! Kinalampag ng grupong Junk SIM Registration Network ang opisina ng National Telecommunications Commission para ipahinto ang pagpaparehistro ng SIM card. Anila, maraming Pilipino ang nahihirapang magrehistro dahil sa kakulangan ng ID, walang maayos na signal at hindi naman lahat naka-touchscreen phone.
Dagdag pa nila ang issue ng data privacy. Ang dami po namin natatanggap na report na hindi lang po sila nahihirapan sa SIM registration law. Wala din po silang ID, hindi po nila ma-upload yung kanilang mga ID, kanilang mga selfie doon sa data registration form. Hindi rin nila mababawasan ang cybercrime. Ito pong scam, hindi po siya mawawala dahil sa SIM registration law. Mag-iiba lang po yung mukha nila. Ngayon ang tanong po, ito ba bang SIM card registration law? Does it do more harm than good? Pero para sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, bumaba na ang reklamo sa hotline 1326. Ibig sabihin, mas nagiging maayos na ang proseso ng SIM registration. Tapos na rin ang 15 araw na testing period, kaya umaasa ang mga ahensya ng pamahalaan na wala nang malaki ang aberya sa pagpaparehistro. Pinaplano na rin ang assisted registration sa mga lugar na mahina o walang signal, bagamat wala pang petsang itinakda para sa pag-uumpisa nito. We will be coordinating with them as to which areas are remote, kasi po pwedeng remote sa Smart, hindi remote sa Globe. Ayon rin sa DICT, mahalaga ang data privacy at may parusa para sa lalabag dito. Kapag ikaw po ay bumili ng SIM card na ninakaw, yan po ay hindi lang po yung nagnakaw ng SIM card yung may kasalanan, pati po yung bumili ng ninakaw na SIM card. Umabot na sa higit 17 million ang registered SIM o higit 10% ng mga active SIM sa bansa. Muling nagpaalala rin ang mga otoridad laban sa mga peking registration site at mga nag-aalok ng online assistance na nagpapabayad. Dagdag nila, labag din sa batas ang magsumite ng peking ID o impormasyon kapag nagpaparehistro ng SIM. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Kumpiyansa ang Bureau of Customs na malalagpasan nito ang tinakdang revenue collection para sa 2023. Aabot sa mahigit na 900 bilyong piso ang target ngayong taon ng BOC. Ayon po sa tagapagsalita ng BOC at Customs Operations Chief Arnaldo de la Torre, mahihigitan pa ito sa magitan ng mga nakalatag na priority projects tungkol sa modernisasyon ng BOC. Dagdag ni de la Torre, malaking tulong din ang pinaigting na paglaban sa katiwalian sa pamamagitan ng digitalization ng mga kagamitan at proseso sa ahensya. Nitong 2022, nalagpasan din ng BOC ang target collection nito na may higit na 700 bilyong piso sa loob lamang ng 11 buwan. Naniniwala ang World Health Organization o WHO na posibleng matapos na ang emergency na dulot ng COVID-19 pandemic ngayong taon. Paliwanag ni Dr. Maria Van Kerkhove ng WHO, sa kabila ng patuloy na hawahan ng COVID-19, may mga paraan na ang bawat bansa para maiwasan ng malalang kaso o madagdagan pa ang mga namamatay dahil sa sakit. Ayon pa sa WHO, bagamat hindi patuluyang mapupuksa ang virus, mistulang huhupa o mahina na lamang ang epekto nito sa tao. Pero sa kabila nito, siniguro ng WHO na mananatiling mahigpit ang kanilang pagbabantay sa sakit habang patuloy nilang hinihikayat ang publiko na magpabakuna at booster contra COVID. We're in a position where we can track this virus. We're in a position where we can treat patients and prevent patients from developing severe disease. We're in a position where we can prevent deaths. We just have to use those tools most appropriately everywhere. Hindi lang basta bantay at man's best friend ang isang aso sa Davao de Oro dahil napagkakatiwalaan din siyang utusan sa tindahan. Yan ang Aspen na si April na kinagigiliwan ngayon sa social media. Patok ang video kung saan makikitang inutusan siya ng amo na bumili ng gatas sa tindahan sa kanilang bayan ng Nabunturan. Nakatali lang sa leeg nito ang supot at sulat ng pinabibili ng kanyang amo at babalik na rin sa bahay. Kwento ng amo niyang si Umasdang Langeleka, mistulang tao na rin si April dahil nakakaintindi ng kanilang mga sinasabi. Kaya minsan nauutusan nila itong bumili sa tindahan o pinapahatid ang pagkain sa kapitbahay. 5 nang inaalagaan ng pamilya si April, kaya kabisado na rin umano nito ang daan sa kanila.
At susunod, desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang joint exploration ng Pilipinas, Vietnam at China sa South China Sea noong 2005. Ano nga ba ang epekto? Tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Makalipas ang mahigit isang dekada, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa batas ang tripartite agreement na pinasok po ng Philippine National Oil Company at dalawa pang dayuhang kumpanya mula Vietnam at China. Ito ay kaugnay sa joint exploration sa bahagi ng West Philippine Sea. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang Joint Marine Seismic Undertaking o JMSU sa pagitan ng Philippine National Oil Company, China National Offshore Oil Corporation at Vietnam Oil and Gas Corporation na inaprubahan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng JMSU, binigyan ng go-signal ng pamahalaan ng tatlong korporasyon na magsagawa ng joint exploration sa South China Sea. Pasok dito ang malaking bahagi sa tinukoy na 142,886 square kilometers sa West Philippine Sea at Kalayaan Island Group na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa botong 12-2-1 na mga mahistrado, ipinawalang bisa nito ang nasabing kasunduan. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang kasunduan dahil ang mga korporasyong kasali ay hindi naman pagmamay-ari ng mga Pilipino kung hindi sa mga dayuhan. Pabor ito sa naging argumento ng mga petitioner na labag sa Section 2, Article 12 ng 1987 Constitution ng kasunduan dahil dapat ay nasa ilalim ng full control ng Pilipinas ang anumang exploration, development at paglinang sa likas na yaman ng bansa. Ang nakalagay sa konstitusyon ay dapat pag may joint exploration halimbawa ay dapat with the 60% Filipino-owned corporation and or Philippine government controlled ang joint exploration. So yun lang naman at hindi naman masama na rule yun kasi atin naman talaga ang West Philippine Sea kailangan lang at na-confirm niya ng arbitral tribunal kailangan lang sumunod ang China. Tumayong mga respondents sa kaso sina dating Pangulong Arroyo, dating Executive Secretary Eduardo Ermita, at ang mga dating kalihim ng DFA at Energy Department na pumirma sa kasunduan. Sabi ng mga respondents sa kaso, hindi angkop sa kasunduan ang binanggit na probisyon ng konstitusyon dahil ito anila ay para lamang sa pre-exploration activities. Pero sabi ng SC, ang terminong exploration ay patungkol sa paghahanap o pagtuklas ng isang bagay kasama na ang natural resources ng bansa, partikular na ang petrolyo. Ayon sa SC, malinaw dito na sa ilalim ng JMSU, aalamin kung mayroong petrolyo sa napagkasunduang lugar o bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Bagamat umabot ng 14 taon bago na desisyonan ng kaso, sabi ni dating bayan muna Representative Teddy Casino, malaki ang pasalamat nila sa SC. Took long in coming pero timing din naman dahil ngayon pinag-uusapan ng gobyerno ni Ginoong Marcos at ng China ang isang bagong exploration agreement. At sana ay magsilbi itong babala kay Pangulong Marcos against entering into similar agreements na nabenta yung ating karapatan at yung West Philippine Sea sa China. Good morning, everyone. Si Senate President Juan Miguel Zubiri, sinabing may implikasyon ang desisyon ng SC sa mga susunod pang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China. We have to study that very, very carefully. And with that, we have to tread cautiously in these exploration talks with, for example, China. Kasi it might be also declared unconstitutional by the Supreme Court. We have to see the merits of the case, the merits of the decision. Paalaala pa ni Colmenares, sakali mang matuloy ang anumang joint exploration ng pamahalaan sa ibang bansa, dapat siguruhin ng administrasyon na hindi dihado ang mga Pilipino at dapat tiyakin na nirerespeto nito ang saligang batas. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
Samantala, kapapasok lamang na balita, sinabi ni dating Pangulo at kasalukuyang Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na nirerespeto niya ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa batas, sa saligang batas, ang 2005 Agreement for Joint Marine Seismic Undertaking o JMSU. Hiniling po ni Defense Secretary Designate Carlito Galvez Jr. sa mga senior officials ng Department of National Defense na manatili sa kanilang mga pwesto. Ito'y sa gitna ng naunang anunsyo ng tagapagsalita ng kagawaran na 7 hanggang 9 na senior defense officials ang naghaina ng kanilang courtesy resignations. Kasunod ng pagbaba sa pwesto ni dating Defense OIC Jose Faustino Jr. Paliwanag po ni Defense Undersecretary for Capability Assessment and Development, Angelito De Leon, handa naman sila maghain ng courtesy resignation pero tatalima sila sa hiling ni Galvez. In the case of Secretary Galvez, while we are ready with our courtesy resignation in accordance with customs, there is nothing extraordinary about it. He immediately gave the order. Everybody stays put, and hence nobody would resign or get out of DFD. As manifested by Director Andalong, we are intact. Umabot na sa 70% ng mga senior officers ng Philippine National Police o ng PNP ang tumugon sa panawagang maghain sila ng courtesy resignation. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, alinsunod ito sa kampanya para maalis sa kanilang hanay ang mga opisyal na sangkot sa ilegal na droga. Sa kabuuan, nasa 956 ang mga opisyal ng PNP na may ranggong colonel hanggang general. Nauna nang sinabi ni PNP Police Chief General Rodolfo Azurin na target nilang maipon ang mga courtesy resignations sa katapusan ng Enero. As of 10 p.m. Last night po, we are nearing 70% po doon sa mga nagsublit po at inaasahan na po natin ngayon, lalong-lalo na po yung mga region na malayo po sa Kamkame is within the day tomorrow at Phil District po ay madadagdagan pa po itong bilang na ito ng mga nagsublit. 3 taon mula nang pumutok ang Bulkang Taal, siksikan pa rin sa mga tent ang ilang pamilya na inilikas mula sa Pulo o Volcano Island na idiniklarang permanent danger zone. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu. Ngayong gugunitain na naman ang anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Taal, hindi maiwasan ni Raquel na maikumpara ang buhay nila noon sa Pulo o sa Volcano Island. 3 taon na ang nakalipas, pero nananatili pa rin ang kanyang pamilya sa tent sa Talisay. Mga tour guide sila dati sa Pulo kung saan sapat ang kanilang kinikita kada araw. Pero ngayon, umaasa lang siya sa kita ng kanyang asawa bilang construction worker. Yung iniisip po namin yung dating buhay namin sa nakagis na namin is malayong malayo po talaga. Kasi doon nakakatulog kami ng maayos dito. Iniisip namin yung bukas, kung paano kami mabubuhay. Si Ana naman na may 4 anak, sama-sama rin nagsisiksikan sa kubol. Kahit na gustuhin niyang umupa ng bahay, hindi kakayanin ang kanyang maliit na sweldo bilang tagalinis sa resort. Kulang na nga po sir yung budget pagka po. Kuka pa po kami ng babayarang bahay o kuryente pa o yung pagkain tsaka po babaonin po ng mga anak kasi mga high school na po yung anak ko. Kukulang. Ako lang po kasi yung tatrabaho sa one. Hanggang ngayon, nasa 130 pamilya pa ang nagsisiksikan sa mga kubol na itinayo sa ilalim ng ginagawang munisipyo ng Talisay. Ang ilan sa kanila ay sa mga abandonadong gusali at mga barong-barong. Meron pong kumilos. Gawa po na pag nabaha po ay ano, naglilimas na po kami din eh. Pag nabagin. Para po din kami binanggo. Hindi na sila nakapagtayo muli ng bahay sa Volcano Island dahil idineklara na itong permanent danger zone. Kaya ang pangakong pabahay na lamang ang kanilang inaasahan. Sana unahin muna po kami bago o matulungan pa yung kondito ng gobyerno po para ma-process na po yung pabahay po sa amin. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Talisay,
minamadali na ang pagtatayo ng higit 400 pabahay para sa mga biktima ng pagputok ng Bulkan Taal. Nagkaroon lamang umano ng problema sa pondo kaya naantala ang proyekto. Sa report ng contractor sa amin ay na-delay ang release ng pondo. And hopefully with the intervention nga ng LGU ay kami ay lagi nagpa-follow up sa corresponding agency, NHA, sa tulong na rin ng mga kaibigan natin sa national government na tulungan kami na kagad ay mapondohan yung kakulangan para sa pabahay na ito upang sa ganun ay maibsan ang kalagayan ng mga kababayan namin dito sa Talisay. May lot area na 40 square meters at 26 square meters naman ang floor area, ang bawat unit ng bahay na posibleng masimulan ng malipatan sa Marso. Dennis Dato, ABS-CBN News, Talisay, Batangas. Nakaamba maging history-making ang sikat na music festival na Coachella sa Indio, California dahil sa lineup ng performers ngayong taon. Isa sa mga magtatanghal ang tinuturing na world's most streamed artist na si Bad Bunny. Sinasabing magiging makasaysayan ito dahil siya ang first Spanish language at first Latin American artist na headliner ng Coachella. Isa rin sa inaabangan ng lahat ang K-pop group na Blackpink na kauna-unahang Asian act na may top billing sa Coachella. Samantalang isa ring headliner ang R&B singer na si Frank Ocean. Aarangkada ang Coachella sa April 14 to 16 at April 21 to 23. Susunod, tampok ang mga espesyal na milestone ng Batikang composer na si Louis Ocampo at ng kapamilya nating si Mark Logan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Tita Winnie, kung last week decluttering ang itutupag natin, ano naman ang pwedeng gawin sa mga gamit na hindi na kailangan? Ay Ate B, perfect pagkakitaan yung mga bagay na ididispetsa na ha. Kung maayos pa naman at walang pagbibigyan, mas maganda ibenta na lang. Bata pa lang si Ayla Tibayan, mahilig na siyang magbenta ng kanyang mga pinaglumaang damit. Ito rin ang nag-udyok sa kanya para simula ng pagbabazar kasama ang mga kaibigan. High school pa lang ako, nagsisimula na ako magbenta ng sarili kong gamit. Unang-unang benta ko ng mga gamit namin from anak kong babae na luggage sa asawa ko, ako, naka 40,000 pesos ako. Just for one whole day. Isa sa pa mga bestseller, alam mo po, yung mga comforters, curtains sa bahay, mga plato. Oh my God, hindi ko ini-expect. Sold out yon sa akin. Sa pagpepresyo ng mga lumang gamit na ibebenta, winning discarded tip ni Ayla na dapat pag-isipang mabuti kung gusto ba talagang kumita o ma-dispose lang lahat ng bagay na nakatambak sa bahay. Kumbaga, alamin ang purpose, bakit gustong ma-dispose ang mga gamit. Para sa akin, since sobrang daming-dami na talaga ng laman ng closet ko, gusto ko ma-dispose. So parang I'm not really after the price. So once na may tumawag, basta kukunin, sige, bigay ko na. Masasabi kong last part from, tapos medyo slightly used, tapos yung as in yung parang pristine condition, ganun siya naka-box. Binibenta ko siya na minsan 300, tapos may tatawad ba sila 250. So, 250. Winning discarded tip number 2, gawing 50% off agad ang presyuhan ng items na ibebenta. Attractive at papatok rin sa pagbebenta kung may pa-freebies at ibang pakulo. Para mas lalong dagsain kayo, kanya-kanya talagang diskarte. Mag-isip, merong damit all you can, merong buy 3, get 1, yung ganon. You buy this, free na to, buy 1, take 1. Tapos merong lahat, ipamimigay sa'yo yung freebies. Pag naka-work 500 pesos ka, yung damit all you can niya, kung ano yung kakasya dun sa plastic na ibibigay nila, you can have it like for only 100 pesos.
Para sa mga stay-at-home moms at gustong magkaroon ng pagkakakitaan, try ninyong magsimula sa paglilinis ng bahay. Yan ang puhunan! Wala kang kailangan ilabas na puhunan. Kikita ka, nalinis mo pa yung bahay mo, na dispose mo, nakapagtanggal ka na kung ano-ano mga, di ba, mas masakit ba yung feeling? Kung marami-rami ang i-dispose, pwedeng gumawa ng mini bazaar sa labas lang ng bahay, pwede na. Ako po inyong Tita Winnie Cordero, tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Haba ng panahon, yan ang isa sa mga sukatan ng tibay na pag-ibig at talento. Sa musika na ipinamalas ng kapamilya nating si Mark Logan at ng batikang composer na si Louis Ocampo. Ikinasal na sa wakas si Mark sa simbahan pagkatapos ng halos dalawang dekada. Habang ipinagdiriwang naman ni Louis ang kanyang 45th showbiz anniversary kasama si Sara Jeronimo. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Tell me, kahit isang saglit. At say that you love me. Ilan lang yan sa mayamang ambag sa OPM ni Louis Ocampo na ipinagdiriwang ang kanyang 45th anniversary show na composer ka lang ngayong Pebrero. Makakasama niya ang artist na malapit sa kanyang puso at nag-i-inspire sa kanyang lumikha pa ng musika. You know, it'll be a fun night. We have Basil Valdez, Martin Yumera, who's really a big part of my career, no? And then Jaja, Sharon Cuneta, Apo Hiking. It's nice to know that most of these artists who I worked with as early as the 70s are willing to join me for this celebration. The challenge there is how to be be remembered in regardless of if it's the past generation or the next generation or what. That's what I try to do with myself. Dahil sa conflict ng schedule, hindi makakasama sa guest list ang dating pag-ibig at muse ni Ocampo na si Joey Albert. Pero laking tuwa niya, pinaunlakan siya ni Sara Jeronimo na hindi daw nawawala ang brilyo sa pagdaan ng panahon. Yes, I'm so flattered. Wala pang kapalit si Sara? Wala. There was a reason why she was Sara at the time, and there will always be a reason why she will always be Sara. 5 years from now, 10 years from now, nakaukit yun sa ano, sa kanyang palad. Biro pa ng hurado na it's showtime tawag ng tanghalan. Dadalhin niya ang gong ng programa para patigilin siyang kumanta sa show. Pagkatapos ng 18 taon, natupad naman sa wakas ang dasal ni Mark Logan na pakasalan si Eloisa Diego na ina ng dalawa nilang anak. Naganap ang I-Dos sa St. James Muntinlupa nitong Martes. Mistulang reunion din ito ng mga ninong at ninang na haligi ng ABS-CBN tulad ng dating pinuno ng Kapamilya Network na si Freddy Garcia, ABS-CBN top executives Ernie Lopez at Cory Vidanes, gayon din ang mga naging kasamaan sa ABS-CBN News tulad din na Karen Davila, Doris Bigonia, Jake Materazzo, Cez Drilon at Corina Sanchez. Pinakislap din ang okasyon ni na Senadora Grace Poe, Cynthia Villar, Lito Lapid, DILG Secretary Ben-Hur Abalos, Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga kongresistang sina Edward Hagedorn at Franz Pumarin. Nagpapasalamat si Mark sa basbas ng may kapal ngayong nadugtungan na ng forever ang kanilang pag-ibig. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Mabuhay ang bagong kasal. Binilang ko yung halik, nakaabot. Binilang yung halik. Alam mo, nakakabilib. Isipin nyo, 18 years na sila together. Ngayon lang kinasal. May 50 years nga magkakasal. Ngayon lang kinasal. De, pero ibig ko sabihin, they withstood the test of time. Of course. Paano sila nag-aido si Mark? Mega halik si Mark. Meron akong kwento. Meron akong kwento. Haba-haba ng pagsasama. Napansin mo yung suot ni Mark? Ang ganda. Ngayon suotin natin sa TV Patrol. Naka-puti kayo. Naka-bridal gown din kami. Mark, sorry ah.
Yeah. Congratulations. And congrats, best Mark. Congratulations and best wishes. And Eloisa. Yeah, yes. Congrats sa inyo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Nagpapasalamat po at nag-iwan ng isang magandang gabi. Bayan!